Morning. Today nandito po kami sa Cafe Pepes. Kasama ko po si Ma'am Denise Rodriguez. Siya po yung coach at saka mentor ko ngayon sa zzicianne po. So, ngayon nandito po ako para tanungin po siya kung bakit may mga tao po na nag-quiquit sa negosyo or sa network mo. So, here we go. Ma'am Denise, bakit po may mga tao na nag-quiquit sa network mo or sa negosyo mo? Okay. So, mag-enumerate po ako for reasons po na nakikita ko about quitting, no? Quitting. So, sa experience ko sa multi-level marketing, isa po sa mga reasons why people quit is that one reason, no vision, no program, no vision, walang direction. No vision, no program. Pera-pera lang, income-income lang. Pero sa pag-i-income naman, hindi naman sila directed. Direct-direct lang. Tapos after that, the people don't know what's next. No steps. Na, sa Bible po, nalaman ko po na it's stated that without vision, the people perish. So, dito din sa network marketing, without the vision of the upline, the people will quit also. So, that's one. Okay. Number two is that mga tao na hindi knowledgeable sa business, of course, pag wala na silang kita, dahil wala silang knowledge, kung paano nila makukuha yung mga goals nila financially, of course, mag-quit sila. Bakit? Yung alam lang naman ng mga tao usually is maging employment. So, yung dito sa industry natin, this is abnormal kind of income, way of income. So, hindi familiar yung mga tao. Once mga tao hindi familiar, hindi sila familiar kung ano yung nangyayari sa mga income ng mga networker. Wala silang basehan. Wala silang kakilala na basis nila kung sino yung tao na titingnan nila. Of course, mag-quit ka. Okay? So, sa akin naman dyan, ganun din po about sa knowledge Marami namang mga nurse na gumraduate. Tapos hindi din naman kumita ng malaki. Yung iba, pag-graduate nila, volunteer lang. Yung iba, hindi naman nag-exam, hindi naman nakapunta ng US. Diba? Kasi hindi naman sila hindi nila na-find ang way para makapunta doon. And then, some people also, even if may license sila dito sa Pilipinas, pagdating sa labas, hindi naman nila mapasa-pasa yung mga exam. To become a professional nurse doon sa labas. Ganun din dito sa network marketing. Hindi lang actually knowledge, no? Kundi you really have to goal na makuha mo yung pinaka-top nun. So, you really have to strive also para makuha mo yung ano yung mga ginagawa ng mga successful na networker. Like, yung mga kakilala ko, earning 100 million per year. So, that's abnormal. That is not the usual income of people around. So, yun, dapat alam mo yun. Kung paano nila nakuha yun. Knowledgeable dapat sa business. So, what's next? Ako, as upline, alam ko, pag yung mga tao ko nag-quit is hindi sila nag-earn. So, of course, no? Bakit ka naman magsigi pa sa negosyo if hindi ka nag-earn? Like, 6 months ka na dito, tapos yung earn mo, 1,000 pa lang or 2,000, diba? That's very bad. Pero, actually, sa nakikita ko, I can say that if you will be business partner with me, no? Hindi ako magpapabaya sa'yo kasi I know how it feels. I was also once a beginner or a starter in this industry, so I have also experienced the same way. So ayoko
na mangyari sa inyo yung mga na-experience ko dati sa mga networking na nasalihan ko way back 4 years ago. Kaya po nga tayo may program, merong direksyon, merong step by step. Diba, meron akong weekly incentive sa inyo, meron akong weekly goal sa inyo. Tapos diba, sinasabi ko sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin. So, wala na may iba talagang sikreto eh. You just have to plant more people na malaman nila kung ano yung ginagawa mo. Kasi in that way, when they know that you are in business, magtatanong yan. Kamusta naman dyan? Maganda ba dyan? If inspiring naman yung buhay mo dito sa kanitong industry, people will be attracted to you. If people will be attracted to you, many will partner with you. So, thank you very much and have a good day.